nga pala si Joril Paran, a.k.a. Iron Man Luke ng North Sagaray, Bulacan. Ito nga po pala yung pinalano ko ng Christmas race ng 3 laps. Pinangalan ko po rito si Odette kasi po umabagdi po siya ng umuwi. Kaya ulit po pinangalan ko. Noong first lap po, kinakabahan po ako. Kala ko wala po akong papauwi po eh. Napakalakas ng ulan. Kaya po yung pinangalan ko rito sa nanalo ko ng 3 laps. Eh ano, budget ang ginawa ko pong pangalam. Kasi tumagos po siya ng ulan. Tapos na second lap naman po, ang speed niya ay 1.139. Buti po kami, mga kalaban ni Narong Pit din. Hindi rin po siya nagpahuli ng second laps. Tapos, 3 laps, yung last lap na nga. Yung medyo kinabahan ako nun. Kasi yung mga kalaban ko, nagpauwi na ako, wala pa. Buti nakapondo ng mga 100 siguro mahigit yung ibon na si Odette. Kaya nanalo. Konti na naging lamang. 30 points na ata eh. Pero kinakabahan ako nun. Kasi ano eh. Ala pa ang pauwi. Baklak na sila yung ano eh. Aswang at saka si Iti eh. Mga taga Santa Maria. Ngayon pa na matuloy ng mga ibon. Ang magulang niya, galing kay Erwin Vergara. Ang lahi niyan, Imbrick Garuda. Ano yan? Champion din ata, nag-champion din ata si, ano dyan? Si Erwin Vergara. Bagyong Yolanda, kaya Yolanda naging pangalan ata niyan. Si Shanti Talusa ng lukman niya ata ng araw na yun. Nung nanalo siya. Tatay naman ni Odette, galing naman kay Eric Bernabe. Ano yan? Parang galing din kay, ano yan? Kay Erwin Vergara yung lahi nun. Yolanda rin ang pangalan nun eh. Yun ang pagkakaalam ko eh, lahi rin nun kay Erwin Vergara. Kaya isang ibon lang yung ginamit ko, parang lahi lang nun kay Erwin Vergara. Ito, kapatid ni Odette to. Kapatid na buo? Oo, pangalawang clutch to. Kamukha nung kay Eric Bernabe, Yolanda. Ang pagkakaalam ko to, galing talaga ito kay... Nagmula itong ibo na ito kay, ano eh, kay Erwin Vergara. Kasi magkaibigan yung dalawa eh. Speed na ito eh, 1160, 70, pababa, hanggang 1,000. Eh, nung second lap ngayon eh, ano ito eh, 1,000 korla ata. Pero live pa rin, no? Oo, live pa rin. Tatlo yung ibon mo, pero tatlong live din. Oo, tatlo pa rin. Eh, sana naman eh, magpura sila mababawasan. Ipapayo ko na alagaan yung mga kalapati niya, huwag kayo susuko. Kasi talaga naman tayo mahirap manalo sa karera eh. Basta huwag lang tayo susuko, tapos alagaan niyo na, bigyan niyo na makinig kayo sa mga dati mga naglaro, yung mga kaibigan natin. Kung ano maganda ibigay sa kanila. Kaya yun, mga pitmin lang, bigyan niyo.
Redstone. Eh, ginagawa ko na lang, itlog na lang eh. Hiningi ko dito sa mga kapitbahay. Tapos dinudurog ko, nilalagay ko dyan. Yun na lang ginagawa kong, ano, redstone. Ito yung anak ni Boss Junel, meron din siyang alaga na ibon. Ayan o, kaya lang, hindi kalapate. Anong ibon to? Martinez. Butcher din, no? Oo. Ayos ano? Ito. Aba. Talagang meron talaga silang ano eh. Hilig sa ibon eh. May passion talaga sa pag-iibon kahit yung anak niya. Ano yung pinapakain mo? Pellet. Pinaparonda mo rin yan? Kaso pag lalimipad, lagi yan doon sa puno ng mangga, inahabot siya ng antay. Pag-uwi, puro antay eh. Ayos ah. Wala, puro dugat ng kamay ko. Baba! Ayaw ay! Gano'ng nakatagal yung ibon na yun sa'yo? 20 taon na ata. Magkadal ng taon. Ganyan-ganyan lang no? Talagang kusang bumabalik. Buti hindi sumasama sa ibang ibon, ano? Okay. Ayun, Boss Junel, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Especially dito sa Team UV natin. Una-una, nagpapasalamat ako sa master ko, kay Boss Edgar Sky Pascual. Sa Ganor Sigaray po, kaya Kuya Eric Pernabe, Erwin Bergera, Saldi Talusan, basta lahat po, Glenn Nazareth, Padulis, si Bartolomilo, Dada, mga kumpari ko rito, taga Minuyan, nagpapasalamat ako. Pabahay. Maraming salamat sa suporta nyo dito sa aking loading station. Yun lang po. Maraming salamat po.